Los Baños Laguna, isa sa pinakasikat na destinasyon tuwing summer dahil sa dami ng mga resort dito. Pero hindi ito ang ating pakay. Dahil pupuntahan natin ang nakatagong paraiso ng Mount Makiling at samahan nyo kami sa adventure na to. Dami namang resort dun ah. Ba't dito pa? Mahigit 50 kilometers ang aming binaybay magmula sa Las Piñas City hanggang dito. Dahil technical ang mga dadaanan, recommended na maghanap ng magtutour guide. Kalasuji na namin iiwan yung bike namin. Itatrekking kasi kami papunta dun sa may Magnetic Falls. Hidden Falls siya pero yung pangalan niya talaga daw dito, sabi ni Suji, Magnetic Falls. Siguro mga isang kilometro din tong inaahon namin yun, na akay-akay itong bisikleta. Simula dun sa huling tindahan na pinuntahan namin kanina. Malayo pa, Suji. Lapit na lang daw. Gandang tangali po. Gandang tangali po. Pagod na, dito pa lang tayo. Layo-layo pa daw, sabi ng mga residente dito. Pero okay lang yan. Kasama yan sa adventure. Dito na sa likod ng bahay nila Suji namin iniwan yung mga bisikleta. May mga bantay naman kaya sa tingin ko safe yung mga bike dito. Umpisa na ng aming trekking. Ito na yung mga gamit ko. Naiwan na namin yung bike namin dun kala Suji. Ay putik, matarik pala talaga dito. Hindi na lang natin bike, hindi laway tayo dyan. Daan ng tao lang. Pero dito lang mahirap. Pag doon, ano na, okay na. Sa bundok. Pababa na ko yun. Dito lang kung matalik. Meron kaming tinagusan na gubat, tapos dito rin siya nagdaan sa kalsada na to. Ito, yung kalsada, doon kami galing. Tapos ito yung main road. Parang di ko kaya. Dito kami. Psst. May nag-overnight ba dito, Suji? Oh, saan sila natutulog? Gumagawa ako eh. Nang? Gumagawa ng ano? Tulugan? Sa bahay nila, oo. Ito rin yung isa sa dahilan kaya... Ito rin yung isa sa dahilan kaya mahirap magdala ng bike dito. Kailangan talaga i-trek to. Pero sabi ni Suji, mga 30 minutes lang to. Buti hindi maputik ngayon, no? Oo, delikado pag maputik, ha? Mm-hmm. Bangin, no? Masyadong matarik. Aray ko, push it! Dilim dito sa parte na to. Tingin nyo, puro puno. Malalaking puno. Kaya, hindi na siya masyado napapasukan ng sikat ng araw. Wow! Eto na! Ay, yung tubig, oh. Ito pa yung, ano, pangalawa, yung pinakamagandang. Ah, pangatlo yun doon. Saan yung pinakamaganda dito? Dito ba? Ah, sa may taas pa. Sige. Ganun to, pero dito ka muna yun. Oo, dito muna yun. Oo, kain muna tayo. May mga dala naman kaming baon, kaya dito na kami kumain ng pananghalian. Crowded ang daming tao yung nagpunta kami sa Dampalit sobra nung nakaraan. Kaya, mas ang ganda dito talaga, promise.
Pero sabi kasi ng nangangalaga na bawal daw talaga puntahan to ng mga turista. Mga naigpit na pinagbabawal. Ba't nandito ka? Ano kalinaw yan, no? Ah, lamig! Lamig! Woo! 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 Lamig! Lamig! Sarap maligo dito, ang lamig. Malinis yung tubig. Inis. Di Makati sa balat. Tsaka running water kasi siya, kaya talagang malamig. Naantok si Andoy, kaya maghahanap muna kami ng spot para makapaglagay siya ng hammock kasi meron siyang dala. Kasi walang tulog eh. Magra-ride, di natulog. Heist. Ang sarap dito, malamig yung tubig. Nakakawala ng pagod. Nakahanap na kami ng pagtatalian ng duya ni Andoy. Medyo malamok dito kaya magpapaliyab muna kami ng mga dahon para kahit papaano mataboy yung mga lamok. Makati sa balat, ang sakit kumagat ng mga lamok na to. Na, nakapagpausok na kami. Yun! Yeah! Pinausukan namin si Andoy. Andoy, gising! Ito yung camp station namin. Ito yung apoy. Ayun si Andoy. At ito naman yung liguan. Kulang kasi sa tulog si Andoy, kaya pinagpahinga ko muna. Tapos mga 3:30 siguro, gigisingin ko na siya. Kasi ngayon mga 3 pa lang eh. So meron pang 30 minutes para makapagpahinga to si Andoy. Ito si Suji. Solo-solo niya na tong lugar na to. Suji, may Facebook ka, di ba? Kapag gusto nyong magpa-tour guide, kontakin nyo si Suji. Lalagay ko dito yung kanyang Facebook account. Salipin ko muna si Andoy kung mahimbing talaga yung tulog niya. Pagbangon tayo. Three 3:30 na din. Kailangan ko nang gisingin si Andoy kasi baka gabihin kami mamaya pa uwi. Alis na kami kasi 3:40 na, kailangan na namin makaakyat tapos babiyahe pa kasi baka abutan kami ng dilim mamaya. Pakinggan nyo yung kuliglig. Parang sirang plaka ka. What the fuck? Uwi on time.
Doon kasi sa may parte na yun sa falls, medyo madilim kasi ang lalaki ng mga puno kaya na tatakpan na yung sinag ng araw. Pero eventually paglabas namin dito sa may gubat na to, maliwanag na ulit. Kasi mag-aalas 4 pa lang naman eh. Yung trekking dito, kaya naman kasi nakasapatos naman ako. Tapos si Andoy nakasandals. So okay naman siya. Medyo mahirap dito magdaan kapag umulan, kapag basa. Panigurado maputik dito. Kasi kita nyo naman, ayan, padaos do siya. Malamang talagang babasa to. Ngayon kasi, medyo ano lang siya. Medyo moist lang yung lupa. Kaya okay siyang daanan. Hindi maalikabok, hindi rin madulas. Saks lang. Ngayon yung inaalala ko, yung bike. Baka pagdating natin dun, masupresa ako. Baka wala na. Pero, tingin natin mamaya. Yay! Nakabalik na kami. Silipin natin kung nandito pa yung bike. Hoy, nandito pa. Buhay pa. Suji, thank you. Alright, pauwi na kami ngayon. Sulit na sulit. Ang oras ay 4:30. 4:30 na. So kailangan na rin talaga namin makauwi kasi aabutan kami ng dilim. Nag-enjoy naman kami sobra. As in, parang bitin nga eh. Maganda sana kung overnight. Kaso kailangan namin umuwi. So sana nag-enjoy kayo sa panonood. At ganito na lang.